Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad! Magandang araw mga kaitulay! Ako ang inyong Tutor Mad. Handa na ba kayo sa kapanapanabik at kabang-abang na Itulay Summer Camp? Tara na at umpisahan na natin! Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin. Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong edukalidad, magbago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan nilalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan? Kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa'yo. Sulong edukalidad, supuing maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlarin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan nilalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan dilalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Itulay, itulay sa kabataang Pilipino. Itulay, itulay sa kabataang Kabataang Pilipino. Abangan namin na. Tama kwentista yu dyan. At muli, Cade, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni kwentista yu dyan sa araw na to. Salamat, Cade. At syempre, bago tayo magpaalam sa isa't isa, awitin at sayawin natin ang ating kwentuhan tayo theme song kasama si Kate. Kasama ang iyong kwentista, si Tutor Gada at si Judy. Matuto sa paraklaro, kapag na aking mabuhay.
na ang namamayo. Na mag-iingat at tutok na pa. Alita na at buksan ang iyong isipan. Imahinasyon natin ay ayan! Hello! Good morning sa ating lahat. Hello sa ating Itulay Campers! Ayan! Ayan! Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga magulang, mga guro, at mga estudyante na nanonood ngayong araw. Siyempre pa, masayang kwentuhan ba ang hanap mo? Mga kwento na kapupulutan ng aral? Huwag mag-alala dahil narito na ang K-K-K! Kwento ko! Kwento mo! Kwento natin! Ayan, at syempre pa, ngayon ay makakasama nyo ang inyong mga kwentista. Kami ay kwentista Dada at si kwentista Lynn. Ako si Quintista Dada, ang magdadala sa inyo sa iba't ibang mundo ng iba't ibang kwento. At syempre, ako naman ang inyong Quintista Lynn, ang Lynn-Lynn sa inyong mga kakayahan at talento sa pagkukwento. Kaya manood, makisaya, makinig at matuto. Ayan, dito lang yan sa Itulay Summer Camp. Ayan, ready na kaya ang ating mga campers sa pakikinig ng kwento? Ayan, syempre, handang-handa na sila. Tutor Dada. Ayan, sige nga po, kung handang-handa nga, i-share nga ang ating live na ito. At syempre, huwag kakalimutan na pusuan o i-like at syempre mag-comment. Ayan, at titignan natin, Tutor Lynn, kung sino nga ba ang mga present sa ating mga Chuti sa ating mga campers ngayong araw na ito. Tignan nga natin. Ayan, nakikita ko si Aliana. Ayan, hello po, Tutor Dada. And hello, Tutor Lynn. Ayan, nakikita ko naman si Akisha Ariola. Ready na daw siya. Gayon din si Hans Ezekiel Extra. Opo, ready na din daw sila. Ganon din si Joshua Passion. Handa na po. Hello din kay Galiger Aguila. Good morning kay Princess Lian De Vera at sa lahat ng mga viewers natin ngayong araw na ito at sa ating mga magulang na nakikinig, gayon din sa mga guro na nakikinig din na talaga naman kahit bakasyon na ay full support pa rin sa kanilang mga estudyante. Di ba, Tutor Lynn? Yes, tama ka, Tutor Dada. Kaya alam ko kung paanong yung ating mga tagapanood ngayon ay sobrang excited na. Ayan. So ngayon, ako din ay excited na dahil may pina-assignment tayo ka nung isang linggo. Natatandaan mo ba, Tutor Lynn, kung ano yung pina-assignment natin sa kanila noong nakaraang linggo? Oo naman, Tutor Dada. Hindi ko makakalimutan yung sirang chinelas, Tutor Dada. Yes. Nag-inspirasyon kasi natin ito, no? So yung ating assignment o yung takdang aralin natin nung nakaraan, gagawa sila o lilikha ng isang bagay na maaari nilang gawin buhat sa isang sirang chinelas. At nakakatuwa, Tutor Dada. Ang daming nagpasa at napakagaganda. Ayan, tingnan natin, Tutor yes. Dada. Ayan, ang gaganda, napaka-creative, akalain mo magagawa, may magagawa pa pala sa sirang chinelas. Okay, tingnan natin. So, i-share ko yung ating screen para makita natin kung sino-sino nga ba yung mga bata na iyon. Ayan. Ayan, sige, tingnan natin. Nakikita po ba? Ayan, nakikita po yung mukha namin. Ayan, mga, ang tawag sa kanila, Tutor Lynn, di ba, ay batang? KKK. Ano nga ba ulit yung batang KKK, Tutor Lynn? Sila yung mga kwentistang kay Husay at kay Galing-Galing. Ayan, at kay Galing-Galing. Tignan natin. Ayan, sino ba ang nauuna natin na yan? Nakikita ba ang aking screen? Mm-hmm. Ayan, una natin dyan ay si Sharon Hart A. Eduarte. Ayan, ginawa niyang skateboard. Napakahusay naman. Ayan, so susunod natin. Sino ba ang susunod natin, Tutor Lynn?
Ayan, syempre, nandyan si Gallagher M. Aguila. Nakikita nyo ba? Napakaganda ng eroplano na kanyang ginawa. Yes, ganyan. Ang galing, ano? At susunod naman dyan, ayan, eto, tuwang-tuwa ako dito kasi akalain mo, yung sa tsirang chinelas na yun, nakagawa siya ng pang-ipit niya sa kanyang buhok. Para siyang ribbon. Ang cute! Ayan, gawa yan ni Princess Lian de Vera. Susunod natin. Ayan, ang susunod naman natin ay si Hans Ezekiel C. Extra. Aba, isang bangka at napapanahon ha, sa baha. Pwede niyang yes, gamitin. Ayan. Pwede niyang dun sa baha, pwede siyang mag, ano dun, ano, maglaro ng ganyan, na bangka-bangka. At kay Pia Joyce naman, ayan. Ayan, meron tayo. Ano yung kay Pia Joyce na yun? Ayan, pwede niyang ilagay ang kanya, ang mag, cut ng letters at nakabuo siya ng kanyang pangalan, Pia. At pwede niyang i-display yun, di ba? Ayan, susunod naman natin. Sino kaya ito? Ayan, nandiyan siyempre si Gabriel Alan L. Escobedo. Aba, napakahusay ni Gabriel, isang sasakyan. Aba, meron na siyang toy. Ayan. Galing ng kanyang toy. Ayan yung car. Congrats sa inyo. At kay Princess Jamela naman, ginawa niyang picture frame. Pwede pala yun. Ayan. Ang ganda naman ng picture ni Princess Jamela Niega. Ayan. At susunod naman natin. Ayan, nandiyan si Sofia Francesca Obispo. Aba, meron siyang cellphone holder. Wow! Ang ganda! Ayan. Ayun, eto naman ay kay Aliana Maiti Villanueva at bangka din ang ginawa niya, Tutor Lynn. At ang pinaka... Ay, hindi pa pala. Ayan, meron pa tayo. Sino yan? Yan, si Akisha Leochel E. Ariola Pangaw. Makikita mo dito yung iba't ibang shapes ng eraser. Oh, diba? Ayan, ang galing naman. And, meron naman tayo dito, ayan, ginawa niyang parang halaman na pwedeng i-display sa kanilang bahay. Gawain ni Heavenly Heart Yutang Hian. Congrats sa mga batang napaka-creative. Ayan, akalain mo makagagawa pala tayo ng isang bagay gal, mula sa sirang chinelas. Yes, napakahusay nila, Tutor Dada. Ayan, congratulations sa inyo. Yes. At syempre, alam kong excited kayo para sa araw na ito. Kaya, campers! Handa ka handa na ba? Handa ka na ba? Ayan. Sabi ko, i-shirt to para mas maraming. Especially yung araw na ito kasi meron tayong isang kwentista na magbabahagi sa atin ng kwento. Sino nga ba ito, Tutor Dada? Ayan. Malalaman natin yan mamaya. Pero bago yung Tutor Lynn, may pag-iisipan muna tayo. Ayan. Yes. Kasi, isusurprise natin sila kung sino yung bata na iyon. Ayan. Pero ngayon, may pag-iisipan muna tayo. Ayan. So, ano ba'y nakikita natin dyan, mga bata? Ano ba'y nakikita natin? Ikaw, Tutor Lynn, ano ba'y nakikita mo dyan? Napakagandang tanawin, Tutor Dada. May bundok. Maaliwalas ang paligid. No? At ayan, may mga puno. Ayan. Tama. Mga bata, ano ba'y ginagamit natin para makita natin yung mga bagay na yan o yung tanawin na yan? Anong ginagamit natin para makita ito? Sige nga, titignan ko nga yung sa ating comment section kung sino ang makasasagot. Ano ba ang ginagamit natin? Anong parte ng katawan ang ginagamit natin upang makita natin yung magandang tanawin na ito? Alam nyo ba? Ayan. Aba, may nakita na akong tamang sagot, Tutor Dada. Sabi ni Princess Jamela Niega, mga mata po. Ayan. Yes, very good. Mga mata. Ito nga, Tutor Lynn. Ano ba yan, Tutor Lynn, ang nakikita natin dyan? Aba, sinabi dito. Aha, tingnan natin. Ito na yung susunod natin larawan. No? Aba, isang babae o isang bata na parang may hawak na bulaklak.
at inaamoy-amoy niya. Yes, ano sa kaya? Parang meron siyang pabango ba ito? Yes, pabango yan, Tutor Lynn. Ano ba ang ginagamit natin? Anong bahagi ng katawan ang ginagamit natin upang maamoy natin ang mga iyan? Ayan, tignan nga natin, Tutor Lynn. Nakikita mo na ba ang sagot? Oo. Sabi ni Joshua, ni Princess, ni Ruth, ni Ai, ni Acacia. Aba, tama sila. Ilong. Susunod naman natin, ayan, ang sarap ng pagkain. Aba, mukhang paborito natin yan, Tutor Dada. Yes, Tutor Lynn, ano kaya ang ginagamit natin upang matikman natin yung mga masasarap na pagkain na yan? Tama naman ang sinabi ni Ai. Sabi niya, aba, dila daw. Ayan, sabi ni yes. Alice, sabi ni Bella. Ayan, tama kaya? Ayan, ginagamitan daw ng bibig. Ayan, may nakita pa akong bunganga. Dila, ayan. Daan kasi tama. Doon, Tutor Dada, para matikman yes. Natin at malasa. Tama. Ang huhusay. Okay, susunod naman natin ay meron tayong diyang unan, malambot na unan. Ito, Tutor Dada, may unan. Ano pa ba ito? May salamin? May kahoy? Yes. At may bato. Bato, ayan. Ayan. Ano ba ang bahagi ng katawan natin na ginagamit diyan upang mahawakan natin yung malambot na unan? Yung matigkas na bato na yan. Yung magaspang na kahoy. At yung madulas na salamin na yan. Sabi ni Ruth, gumagamit daw ng kamay. Sabi ayan, ni Joshua, kamay. Okay. So, bakit nga? Ayan. Ayan. So, kala ko tapos na. Okay, ayan. Tugtugin, mga music, mga awitins. Ayan, sa radyo or kaya sa headset. Ano ba ang... Alin sa bahagi ng katawan natin ang ginagamit natin upang makarinig tayo ng magandang musika? Ayan, may nakita na akong mga sagot. Oo, nandiyan si Kurt, si Aliana, si Sofia, si Alcris, si Ruth, si Bella. Sabi nila ay, tinga, gayon din si Rich. Ayan. Dahil dyan, kayo ay tama. Okay. Napakahusay. Bakit kaya, Tutor Lynn, ay nabanggit natin yung mga iyan? Tutor Dada, parang alam ko na may kinalaman ito sa ating napakagandang kwento ngayong araw, hindi ba? Yes. Ayan. Kayo din ba, mga bata, ay may mga katanungan? Ayan. Tulad ng ating bida sa ating kwento. At ang pamagat ng ating kwento, Nanay, sino po sila? Ayan, ito ay akda ni Hannah Hazel T. Maulino at guhit ni Adelaida D. De Guzman. Ayan, ito ay from LRMDS SDO Nueva Ecija. Kaya maraming salamat po sa nagpahiram sa amin ng kuwento na ito para magamit sa ating Itulay Summer Camp dito sa KKK. Ayan. Pero sino nga ba ang batang kwentista natin ngayon? Ay, mukhang okay. Excited na akong malaman, Tutor Dada. At ang ating mga kasama ngayon, ang mga campers, siguradong excited na rin. Kaya ipakilala mo na, Tutor Dada. Ayan, ang ating batang kwentista natin ngayon ay walang iba kundi si Princess Jamela C. Niega. So, mapakikinggan ninyo ang hinanda niyang kwento. So, may papakita kaming video sa inyo. Ayan, makinig, manood, at matuto. Oh,
Magandang araw po. Ako po si Princess Jamela Sinyaga, Grade 2 Masino from Mahada Out Elementary School, Calamba, Laguna. Babahagi ko po sa inyo ang kwento na may pamagat na Nanay, sino po sila? Isinulat ni Hannah Hazel Torno Molino at iginuit ni Adelaide D. De Guzman. Masayang magising si Aya. Nahanap niya ang kanyang ina at natagpuan ito sa kanilang bakuran. Wow! Ang ganda ng sikat ni Haring Araw. Ang gaganda rin po ng mga tanim ninyong kalaman, Nanay. Masayang bati ni Aya sa kanyang ina. Oh, anak! Higanda talaga ng mundong pinagkaloob sa atin ng may kapal. Nakikita mo lahat ng bagay sa iyong kapaligiran sa pamamagitan ng kanan at kaliwang mata. Ani ni Aling Adada. Mga bata, Nanay, sino po sila? Nagtatanong ni Aya. Ito si nakanan at kaliwang mata. Sagot ni Aling Ada. Sabay turo sa dalawang mata. Sila ay bahagi ng ating ulo. Sila ang ating ginagamit upang makita natin ang kulay, buhis, at ganda ng mga bagay sa ating paligid. Ah! Natapo pala ang tawag sa kanila. Pagsang-ayon naman ni Aya. Isarap yun kung pakinggan ang mga ibong nag-aawitan. Naririnig ko rin po ang malakas na nga ng kalabaw ni Mang Master sa bukid. Sambit pa ni Aya sa ina. Naririnig mo ang mahinang huni ng ibon at malakas na unga ng kalabaw gamit si Tenga. Sabi ni Aling Ada sa anak. Tenga? Nanay! Sino po siya? Ito si Tenga. Ito ay bahagi din ng ating ulo na ginagamit natin upang tayo ay makarinig ng mahina at malakas na tunog sa ating paligid. Paiwanag ni Aling Ada. Ah! Tenga po pala ang tawag sa kanya. Pagsang-ayon muli ni Aya. Ang bango po ng luto ninyo, Nanay. Tiyak na masarap po iyan. Oo, anak. Naamoy mo ang luto ko dahil kay Ilong. Ani ni Aling Ada. Ilong? Nanay, sino po siya? Nagtatanong ni Aya. Ito si Ilong, anak. Ito ay bahagi pa rin ng ating ulo na ginagamit natin upang tayo ay makaamoy. Nalalangap natin mababangong amoy tulad ng niluluto kong ulam at mababahong amoy tulad ng basurahan sa pamamagitan ng niya. Paliwanag ni Aling Ada. Ah! Ilong po pala ang tawag sa kanya. Muling pagsang-ayon ni Aya. Ang sarap po ng luto ninyo, Nanay. Ang sarap po ng sinigang at kinisang ampalaya. Nanay, nagustuhan ko rin po ang lasa ng itlog na pula at panghimagas na hinog na mangga. Nakangiting sambit ni Aya. Nalasahan mo ang asim ng sinigang, ang pait ng ampalaya, ang tamis ng hinog na mangga, at ang alat ng itlog na pula. Dahil kay Lila, paliwanag ni Aling Ada. Lila! Nanay! Sino po siya? Nagtatanong ni Aya. Ito si Lila. Ito ay bahagi ng bibig na matatagpuan din sa ating ulo. Makikita sa ating bibig ang labi, mga ngipin, at ang dila. Dahil sa dila ay kaya natin kilalan ang iba't ibang lasang paliwanag ni Aling Ada. Ah! Dila po pala ang tawag sa kanya. Natutuwa pa sang ayon ni Aya.
Nabusog po ako, nanay. Masiyang sumpit ni Ayak sa kanyang ina. Ang lahat ng iyong kinain, anak, ay mapupunta na sa iyong tiyan. Tugon ni Aling Alang kay Ayak. Tiyan? Nanay, sino po siya? Nagtatanong ni Ayak. Ito si Tiyan, ang ating puso, mga baga at tiyan ay nasa loob ng aking katawan. Ang ating tiyan ay naghihimbak ng pagkain na ating kinakain. Ang ating puso ay tumitibok na nangangahulugan na buhay pa tayo. Tinutulungan naman tayo ng ating baga upang makainan, paliwanag ni Aling Ala. Nanay, sino po sila? Sabay turo sa may hawak ng lapis. Silang iyong mga kamay. Tayo ay mayroong dalawang kamay. Sa bawat kamay ay mayroong limang daliri. Ang ating mga kamay ay nakadugtong sa ating balikat at baraso. Gamit ang ating kamay, nagagawa natin pumalakpak at magsulat. Dahil dun sa kanila, nadarama natin ang matigas at palambot na bagay. Mahabang paliwanag ni Aling Ada. Ah! Kanyo pala ang tawag sa kanila. Pag-isang ayon naman ni Ada. Nanay, sino po sila? Tanong ni Aya, sabay turo sa bahagi ng katawan ng mga batang nagtatakbuhan. Silang ating mga paa. Tayo ay may dalawang paa. Bawat paa ay may limang daliri. Ang ating mga paa ay nakadugtong sa ating mga pinky. Gamit ang ating mga paa, kaya natin maglakad, tumalon, magkaliri, tumakbo, at marami pang iba. Ah! Paapo pala ang tawag sa kanila. Huling pagsang-ayon naman ni Aya. Salamat po, nanay, sa pagsagot sa aking mga katanungan. Masayang pasasalamat ni Aya sa ina. Walang anuman, anak. Masaya ako na sa simpleng paraan ay nasasagot ko at natuturuan kita ng mga simpleng bagay. Kahit na ikaw ay nasa tahanan lamang. Masayang tugon ni Aling Adas kay anak. Salamat po! Ayan, congratulations sa ating batang kwentista para sa araw na ito. Congratulations kay Jamela. Ayan, Princess Jamela Niega. Hello! Bumati ka naman, Jamela, sa ating mga nanonood. Hello po, Tutor Dada and Tutor Lynn. Hello din, classmates. Ayan. Ay, Jamela, kamusta naman ang experience mo bilang isang batang kwentista? Masaya po dahil napili po ako para maging isang batang kwentista. At masaya din po dahil naranasan kong kapagbahagi ng kwento sa mga batang katulad ko na napupulutan ng aral. Ayan, ang cute-cute naman ni Jamela. Ayan, Tutor Lynn, may tatanong ka pa ba kay at sa ating batang kwentista? Oo, Jamela, alam ko may mga, dahil napakahusay mo, Jamela, alam kong may mga batang nanonood ngayon na gusto ring maging kwentista dito sa ating KKK. Ano ba yung maibibigay mong payo sa kanila, Jamela? Ano yung masasabi mo sa kanila? Ang payo ko po ay isa puso ang pagbabasa ng kwento para may parating ang mensahe nito. Ayan, napakaganda naman nun. Pang Miss Universe. Ayan, congrats, Jamela. Tama nga naman ang ating Jamela. Kwentista ngayon. Yes, kailangan ginagamitan ng puso sa pagkukwento dahil hindi mo ito maipararamdam sa mga audience mo, sa mga viewers mo, ayan, sa mga tagapakinig mo kung walang puso ang iyong bawat kwento. Di ba, Tutor Lynn? Yes, tama ka naman, Tutor Dada.
At nakikita natin, no, napakabata pa ni Jamela, pero yung kanyang advice, yung kanyang payo ay mula sa puso talaga. Yes, at syempre, Tutor Lynn, hindi yan magagawa ni Jamela kung hindi sa tulong ng kanyang magulang. Jamela, andyan ba yung, sino ba ang kasama mo dyan sa bahay at sino ba ang tumulong sa iyo sa pagkukwento? Si Mami po. Ayan, pwede bang mag-hi kami kay Mami? Ayan pala si Mami. Hello, Mami. Hello po, Tutor Dada, Tutor Lynn. Ayan. Ayan, Mami. Ano bang suporta ang binigay mo para kay Jamela? At napakahusay po niya. Una po, masaya po nung nalaman po namin na napili po siya bilang batang pentista kasi isang karangalan po yun na mapili po siya. At buo po yung aking suporta sa kanya kasi po nakikita ko po na masaya po siya at nag-i-enjoy po siya sa pagkukwento. At ginabayan ko po siya kung paano niya po ma-i-deliver ng ayos yung kwento para po yun nga po, maiparating niya po yung mensahe dun sa kwento. Ayan, napakahusay din ni Mami dahil kung wala yung support talaga ni Mami ay hindi ito magagawa ng lubusan at ng mahusay ni Jamela. Di ba, Tutor Lynn? Kaya muli, ayan, Tutor Lynn, ano ba ang ating masasabi sa ating kaya nagpapasalamat po kami, Mami, sa inyong paggabay kay Jamela dahil gaya po na nabanggit kanina ni Tutor Dada na i-deliver po niya ng maayos ang kwento. Salamat po Mami sa inyong patuloy na paggabay kay Jamela. Maraming salamat din po Tutor Dada, Tutor Lynn. Thank you po. Salamat. Ayan, palakpakan nga natin ang ating batang kwentista. Ayan, bigyan siya ng virtual clap. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Jamela. Thank you po, Tutor Lynn and Tutor Dan. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you din. Ayan. Napakahusay ng ating kwentista para sa araw na ito. Kaya sa mga nagnanais pang maging kwentista, ayan, magpadala lang ng inyong kwento. At marami ang nagpapadala. Certified batang kwentista na! Yay! Ayan, certified batang kwentista. Pero hindi pa tayo tapos dahil mayroon pa tayong mga katanungan kung kayo ba talaga ay nakinig sa ating kwento. Ayan, kwentanong! Natatandaan mo ba? Ah, subukin natin! Okay. Una, anong bahagi ng katawan ang ginagamit upang makakita? Isipin nga natin, ano nga ba ito? Ayan, sagot na natin, Tutor Dada. Ayan. Tama kayo ng inyong naisip dahil ang bahagi ng katawan na ginagamit ang mga mata. Yes, very good. Si Alky, si Fiona, ayan, si Iros. Ayan, ikalawang tanong, anong bahagi ng katawan ang ginagamit upang makarinig? Ayan, siyempre anong pa, bahagi kaya ng katawan? Kung ang naiisip ninyo ay tenga. Tama kayo. Ayan. Very good ang ating mga campers. Ikatlong tanong, anong bahagi ng katawan ang ginagamit upang makaamoy? Parang naaamoy ko yung niluluto ni ate ko. Ano kaya ang ginamit ko? Ito ay ang? Tama kayo! Ilong. Ito ay ang? Ilong. Ayan, very good sa ating ayan, si Aliana, si Sofia. Ika-apat. Anong bahagi ng katawan ang ginagamit upang malasahan ang iba't ibang pagkain? Ano nga ito? Ayan, tama kayo kung ang iniisip nyo ay dila. Very dila, good. Ayan, si Aliana, si Iros, si Alcris, dila daw. Very good. Ika-lima at huling tanong. Anong bahagi ng katawan ang ginagamit upang maramdaman ang iba't ibang bagay sa paligid? Ano kaya para maramdaman natin yung mga bagay-bagay na yan sa paligid? Ano kaya ito? Isip-isip. Ano ito, Tutor Dada? Tingnan nga natin. Ayan, may nakita na ako. Ang sagot ay... Tada! Ito ang ating... Tama kayo yung ating mga...
kamay. Ayan, very good yan si Gabriel, si Joshua. Pag hinawakan natin ng isang bagay, Tutor Dada, mararamdaman natin ang mga bagay na ating hinahawakan. Ayan, kabilang na dyan yung mga virus na yan. Kaya kapag nahawakan natin yan, nako, ayan, magkakasakit tayo. Kaya, paalala ko, maghuhugas lagi ng kamay at gagamit lagi ng alcohol or hand sanitizer. Ayan, para tayo ay ligtas. Ayan, naipasok eh, no? Okay. Ay, meron pa pala. Anong bahagi ng katawan ang maaaring gamitin upang makatakbo at makalakad? Ayan. Parang madali lang yan, mga bata. Sige nga, tama ba ang inyong naisip? Ito ay... Ayan. Ayan na! Ito ay paa. Tama si Akisha. Ayan, si Gabriel. Very good kayo. So, meron tayo, syempre, sa ating kwento. Lahat ng kwento ay may gintong aral. Ano ba ang napulot nyo sa ating kwento para sa araw na ito, mga bata? Ano ba yung gintong aral? Ayan. Parang nabanggit yan kanina ni... May nakita ko, yung screenshot ko eh. Habang nagkukwento sa Jamela, may nakita na ako. Talagang, ayan, so babasahin natin. From Al Chris. Ayan, sabi niya, talagang kung iisipin ninyo po, kay talino ng Panginoong Diyos dahil sa mga parte ng ating katawan na may mahalagang ginagampanan sa bawat isa sa atin. So, in-screenshot ko siya kasi ang ganda talaga. Kaya pag nung nakita ko, okay, mamaya babasahin ko to. Ayan. Oo, tama naman siya, Tutor Dada. Katulad din yung sinabi ni Gabriel, dapat daw pangalagaan ang lahat ng bahagi ng katawan dahil ito'y special po. Aba, napakahusay niya. May gayun special din si Aliana, pinapahalagahan ang bahagi ng katawan. Tama naman. Bukod dito, dapat ito ay gamitin natin sa tama. Diba? Yes, tama naman, Tutor Dada. Gamitin sa tama. So, baka akalain nyo, ang daming function ng ating katawan, ng iba't ibang bahagi ng ating katawan, pero ito ay ginagamit sa wasto at sa tama. Diba? Ayan, kaya pahalagahan ng katawan sapagkat ito iisa lamang na kailangan nating pag-ingatan. At syempre, tandaan natin, ayan, ang katawan ay nilikha ng ating Diyos. Kaya't nararapat lamang na ito ay pahalagahan at gamitin ng wasto. Baka yung kamay, ang gamit ng ating katawan para makahawak, para may maabot tayo. Ito ay hindi natin ginagamit upang makapanakit ng ating kapwa. So, hindi natin gagamitin para makapanakit ng kapwa. Okay? Tama naman, Tutor Dada. Ang ating mga mata, gamitin ito sa tama. Huwag gagamitin sa maling pamamaraan. Magsabi hindi nangungopya. Ano ating nakikita? Yeah. Yes. Tulad din yung dila. Huwag, sabi nga sa kanta, huwag daw magsisinungaling. Ayan, gamitin natin ang ating dila. Ayan, panglasa yung dila, hindi para tayo ay makapagsalita ng hindi maganda sa ating kapwa. Okay po ba yun, mga bata, mga campers natin? Ayan. Kung opo, sige, dahil gustong-gusto ni Teacher Dada, ni Tutor Dada, yung puso-puso, i-heart nga natin ang ating live. Ayan. Siyempre, may karagdagang gawain tayo. So, gagawa tayo. Ano ba, Tutor, yung gagawin natin? Sige nga po. Gumawa o lumikha ng isang puppet na mayroong bahagi ng katawan. Kuhanan ito ng larawan at ipost sa ating official Facebook page. Iyan nyo, ayan. Kwento ko, kwento mo, kwento natin. Nakikita nyo sa screen ang ating FB page. Ayan, i-follow nyo na din para lagi kayong updated sa ating mga sa mga pinopost ni Tutor Lynn at ni Tutor Dada. Ayan, makikita na naman natin ang mga creative na gawa ng ating mga campers next week. Okay, ayan. At syempre, Tutor Lynn, ano ba yon? Ikaw na ba ang susunod na batang kwentista? Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-submit na ng inyong video para o baka kayo na ang mapili na susunod na ating certified batang kwentista.
Ayan. So, may i-message na kami. May napili na kaming dalawa. Ayan. So, marami nagpapas din. Pero, syempre, mamimili din tayo. Ayan. Kaya, syempre, kung may mga pagkakataon pa, syempre. Kaya sa pagkakataong ito naman, Tutor Dada, muli tayo nagpapasalamat sa lahat po ng nanood, nakinig at natuto sa ating episode ngayong araw na ito, sa ating mga magulang na patuloy na gumagabay, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga guro, at lalo tigit sa ating mga campers na patuloy na palagi nating nakakasama tuwing Biyernes. Kaya abangan po palagi ang ating summer camp, Itulay Summer Camp mula Lunes hanggang Biyernes. Ayan. So, yan po. Ayan, sabi nga ni Tutor Lynn. Keep ayan. Smiling. Because you are that amazing. Yeah. Ayan. So, kita-kita ulit tayo dito sa Itulay Summer Camp. Paalam. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Nag-enjoy ka ba at maraming natutuhan dito sa ating Itulay Summer Camp? Kung opo, i-share niyang gamit ang hashtag Itulay Afya. Kita-kits bukas!